Kung may tinanim, may aanihin, pero yun lang, hindi naman kami yung nagtanim dyan. At least, may nakuha kaming bunga. Puputulin na daw yung mga puno dyan, kaya bumaba kami ng rosaryo para tignan. Nung dumating nga kami dyan, kaka-start nilang magputol. Marami pang bunga ng salamagi, kaya ayan, kumuha na nga ako dyan kahit sobrang init. Pinagtiyagaan ko na lang para may makuha lang ako. Sabi ko para may pang sinigang, para hindi na bibili ng sinigang mix, yung instant. Mas maganda yung pag natural. Medyo dinamihan ko ngayon mga kinuha ko dyan para may pagkatiyatihan kami. Karamihan sa mga bunga niyan, hinog na kaya masarap sipsipin. Nakakuha na nga kami ng salamagi. Sabi nila yung saba daw kunin namin doon sa kabila. Bago pala nila putulin yan, syempre nagpagawa muna sila ng permit nila para magputol ng mga kahoy dyan. Kaya sa mga nagtataka dyan, meron silang permit. Gamit niya yung bunong na yan kahit nangudal, pero tira pa rin, manso, o diba? Nakakatuwa kasi marami kaming nakuha dyan ng mga gulay tulad ng malunggay, yung mga kape, yung kakao na ginagawang tsokolate. Our verse for the day, Genesis chapter 1 verse 29, He declares, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Kaya naman, maraming salamat sa may-ari nito na binigay sa amin. Ayan, so marami-rami kaming naiuwi sa Baguio. So ayun, pagkatapos namin kumuha, inilagay na lang namin sa sasakyan para ready for the go. O diba? Ang dami. Thank you.